Welcome pong muli sa ating Koronada 101. At para po sa ating unang pagbabahagi, ako po ay naatasan na magbahagi tungkol sa topic na ito, Ina, Reyna at Patrona, A History of the Devotion. Ina, Reyna at Patrona, A History of the Devotion. Kilala natin ang ating Patrona. Binansagan tayo bilang the Immaculate Concepcion Parish. Nakikita natin ang iba't ibang itsura, iba't ibang bihis ng ating Patrona, ang Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion. Hindi nalingid sa ating kaalaman, 148 taon na ang ating imahe, no? Nakikita natin siya sa iba't ibang gayak, iba't ibang bihis. Ngunit ang tanong, sa pagdaan ng panahon, sa pagdaan ng 9 dekada bilang isang parokya, ang tanong, sino nga ba siyang talaga? Maaaring kay tagal na ng ating nilakbay bilang isang bayan kasama ng ating minamahal na Patrona, ngunit nakilala ba talaga natin siya? Naramdaman ba talaga natin ang kanyang makainang presensya? Kaya po mga minamahal ko, mga kabungang kahoy, sama-sama nating pagsaluhan kung ano ang ating naging kwento, kung ano ang ating naging paglalakbay kasama ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Mataasnakahoy. Taong 1874, sa bayan ng Lipa, isinilang si Fermina Recinto. Mula siya sa angkan ng Liyak at Recinto. Kasabay ng pagsilang ni Fermina, ang kanyang mga magulang ay lumimos ng isang imahe ng mahal na birhen. At ito ang pagkakalarawan, no, ikinasal ang mag-asawang Fermina at Rufino. At ito ang pagkakalarawan sa noong imaheng nilimos ng kanyang mga magulang. Sabi ay, ang birhen ay devestir o nabibihisan. Ang birhen, 2 talampakan ang taas. Ang birhen, nakatayo sa globo. Ang birhen, may suot na asul na kapa at puting damit. Hindi po ba ang nilalarawan ng mga nauna sa atin dito sa ating bayan, hindi ba't ang kasakasama natin ngayon ang Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Mataasnakahoy? Muli, ang imaheng nilimos kasabay ng pagkapanganak ni Fermina Recinto, isang imaheng matanda, isang imaheng maganda, isang imaheng devestir o nabibihisan, isang imaheng 2 talampakan ng taas, isang imaheng nakatayo sa globo, isang imaheng may suot na asul na kapa at puting damit. Dumaan ang panahon, nakipag-isang dibdib si Fermina kay Rufino Castillo na sinasabing isang sakristan mayor sa Katedral ng Lipa. Nagkaroon ng pamilya ang mag-asawang Fermina at Rufino. Nakabuo ng isang pamilya. At noon, no, alam natin na ang bayan ng Mataasnakahoy ay sakop pa ng Lipa. Hindi pa tayo bayan noon. Kasama pa tayo sa bayan na tinatawag na Lipa. Maraming lupain ang kanilang pamilya. Kaya naman, dito sila nanirahan. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Estefana at Primitiva. Nagpagawa sila ng isang bahay na bato dito po mismo sa kinatatayuan ng ating kasalukuyang simbahan. At kabahagi ng kanilang malawak na lupain, kita po ninyo, para sa isang pamilya kay laki ng lupang ito. At nagpatayo sila ng isang kapilya katabi ng tinatitirikan nilang bahay na gawa sa mumurahing materyales, at doon idinambana ang inilarawang mahal na birhen. Yung nilimos ng kanyang mga magulang
naroroon sa kanilang bahay. At noong umalwan-alwan ng buhay, nagpagawa ng isang mumunting kapilya sa tabi ng kanilang bahay at doon idinambana ang mahal na Birheng Maria. At araw-araw, noong panahong iyon, araw-araw, nagdarasal ang mga tao, ang ilang mga kapitbahay nagdarasal ng Santo Rosario. At noong panahong iyon, napakapopular ng Flores de Mayo. Hindi lingid sa ating kaalaman, no, bilang mga Pilipino, talagang ganoon kalalim ang ating pagmamahal at ang ating debosyon sa mahal na ina. Tampok sa ating mga pagdedebosyon sa kanya ay ang Flores de Mayo. Kaya nga noong panahong iyon, no, iba't ibang uri ng bulaklak ang dinadala at inihahandog tuwing Flores de Mayo. Sakay sa kabayo, sakay sa kalesa, karga sa mga kariton. Talagang kay haba ng pila ng mga nag-aalay ng bulaklak na noong nakalagak na birhen sa isang maliit na kapilya dito mismo sa kinatatayuan ng ating simbahan ngayon. At tampok sa pagdiriwang po ng Flores de Mayo, katulad pa rin ngayon, misa kantada at kay raming taong dumarating, suot ang kanilang magagarang damit, suot ang kanilang mga kumbaga ay mga barong Tagalog at nakabistida ang mga babae, sama-sama silang nagdarasal, sama-sama silang nananalangin, sama-sama silang nag-aandog ng iba't ibang klaseng bulaklak sa mahal na Birheng Maria. At ang pagkakalarawan nga po noon, no? Ang pagkakalarawan noon, kapag naghandog ng bulaklak sa mahal na birhen, sa kanyang pinaglalagakan, halos mapuno ang kanyang bahay, yung bahay na pinaglalagakan ng mahal na ina. Ngayon, ang magkapatid na Estefana at Primitiva, so balikan natin, no? Tatlo uling magkakapatid, si Fermina, si Estefana, at si Primitiva. Si Fermina, nakapangasawa, ang pangalan ni Rufino. Ngunit itong si Fermina, mayroon pang dalawang kapatid na kasakasama at kapikapisa nila sa kanilang lote dito. Yan, si Estefana at si Primitiva. Ngayon, dahil sa pangangailangan, no, nagpatayo ng bahay itong magkapatid na Estefana at Primitiva. Ito ngayon yung kinatatayuan ng ating mga office dito sa gilid. Yan, may bahay diyan para sa magkapatid na Estefana at Primitiva. At dahil dagsa ang tao, kay daming dumarating, mga nagdarasal ng rosaryo, naghahandog ng bulaklak, siksikan sa maliit na bahay ng Fermina. Kaya yung ibang tao, doon nagpupunta sa kapatid ni Fermina na si Estefana at Primitiva. Para bagang naging kumbento ang kanilang mga tahanan. Nasanay ang mga tao na doon sila nakikikain. Nasanay ang mga tao na doon sila namamalagi pagkakatapos ng dasal, pagkakatapos ng mga nobinaryo, pagkakatapos ng ilang mga awitin para sa mahal na ina. Ginawa nilang parang kumbento ang mga bahay ni na Fermina, Estefana at Primitiva. Tuloy po tayo. Noong Marso 27, taong 1931, sa isang executive order bilang 308 na nilagdaan ng nooy Gobernador General na si George Bute, nagpahayag na inihiwalay na ang bayan ng Mataasnakahoy mula sa noong bayan ng Lipa. 1931, binigyan na tayo ng titulo bilang isang bayan. At sa paghihiwalay na ito, no, sa pamamagitan ng executive order na ito, ito ay nilagdaan o nadeklara noong January 1, 1932. Taong 1932. Kaya nga ngayong taong ito bilang bayan, alam po natin ito, no? Saksi si Mayor Janet at ang buong sangguniang bayan, inilunsad natin ang ating pagdiriwang ng 90th founding anniversary bilang isang bayan, 1932. At sa parehong taon, 1932, itinalaga ang ating kapilya noon bilang isang bagong parokya, 1932. December 8.
Nauna lamang ng ilang buwan ang pagtatanghal bilang isang bayan ang mataas na kahoy. At sumunod na ang pagtatanghal bilang isang parokya. No? January 1, 1932, dineklara bilang isang bayan. At December 8, 1932, itinalaga bilang isang parokya. At kita natin, ito na ang ating alam ngayon. Ang bayan ng mataas na kahoy ay binubuo ng 16 na barangay, nahahati sa poblasyon at sa tinatawag na mga barangay sa bukid. Ito pa rin ang ating tawag ngayon. Sa kasulatan noon, sa executive order, nakalahad doon kung ano-ano yung mga barangay na iyon. Ano yung kabilang sa bayan? Ano yung kabilang sa poblasyon? Ano yung kabilang sa bukid na tinatawag? 16 na barangay. 16 na barangay na nasasakupan ng bayan, 16 na barangay na nasasakupan ng parokya. At kinilala si Reverend Father Quintin Garcia bilang siyang unang cura paroko ng parokya ng Immaculada Concepcion dito po sa mataas na kahoy. At noong panahong iyon, no, dahil sabi ng mga tao, katatapos lang naman ng Pasko, katatapos lang naman ng bagong taon, idiniklara ang bayan January 1, 1932. Kaya nagdesisyon noon ang mga taga-mataas na kahoy ipagdiwang ang pista ng bayan tuwing sasapit ang ikatlo sa buwan ng Enero. Kaya ang naging fiesta noon, January 3. Alam po natin at ito'y isang mahabang usapin. Dumaan ang panahon, ito'y pinagtatalunan. Dumaan ang panahon, ito'y pinagtatanong. Ngunit ito ang nangyari noon. Diniklara ang bayan January 1, diniklara ang parokya December 8, at nagdiwang ng kapistahan January 3. Hanggang sa pagdaan ng panahon, sumiklab ang ikalawang digmaang pangdaigdig, Pilipino laban sa mga Amerikano, o Pilipino kasama ng mga Amerikano laban sa mga Hapon. At dahil mayroong gera, no, normal, dahil may gera, takot na takot ang mga tao. Ang noong pamilya ni Fermina na siyang nangangalaga sa Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion ay napilitan na lumikas sa isla ng Pulo. Sa isla ng Pulo na noon ay nasa paanan, o pamagpasa hanggang ngayon, na nasa paanan ng Bulkang Taal kasama ang kanyang buong pamilya. At sa kanilang paglikas sa Pulo Island, daladala nila ang imahe ng Mahal na Birhen. At ayon sa mga akda, ayon sa pagkakalarawan, dinala ng pamilya ng Fermina ang imahe ng Mahal na Birhen sa loob ng isang bayong. Alam natin ang bayon. Isa itong bag o traditional na bag na yari sa mga tuyong dahon. Dahil dalawang talampakan lang ang taas nito, kasya ito sa bayong. Bit-bit ang imahe ng Mahal na Birhen dinala sa Pulo Island upang makatakas at makaligtas sa nooy World War II. Pero kita natin ang naging kwento ng paglalakbay ng pamilya ng Rufina. Dala ang imahe, naroon sa Pulo Island, wala kahit isa sa kanyang mga kasama ang nasaktan. Wala isa sa kanyang mga kasama ang napahamak o namatay dahil sa gera. Dahil pinaniniwalaan nila bilang pamilya, bilang magkakamag-anak, naniniwala sila, dala-dala ang Mahal na Birhen, dala-dala nila ang makainan niyang gabay. Dala-dala nila ang kanyang makainang presensya. Kaya sila'y iniligtas sa kapahamakan. Kita po natin, ipapakita natin ang isang lumang larawan ng mataas na kahoy noong panahon ng digmaan. At kung ating titingnan, dito po nakalocate ang parokya ng Immaculada Concepcion noon. Naririto. Noong panahong una, mayroon tayong tinatawag na
simbahang ibaba at simbahang ilaya. Sabi ay ang simbahang ibaba, kaya nahati ang ating parokya sa dalawang simbahan, sapagkat ang simbahang ibaba para daw sa mga mayayaman, ang simbahang ibaba na ang simbahang ilaya naman para daw sa mahihirap. Ang simbahang ilaya ito. Ang simbahang ibaba naroon sa kinatatayuan po ng Alpha Mart dito sa Barangay 2. Dalawa ang pinupuntahang simbahan. Ngunit dahil sa digmaan, kapwa nasira ang dalawang simbahang ito. Nasira ang simbahan, maraming napahamak dito sa lugar na ito. Ngunit ang pamilya ng Rufinang nooy nakalikas sa Pulo Island na natiling ligtas. Naroon ang patron, naroon ang kanyang imahe, kaya naroon ang kanyang paggabay. Pinapatunayan na pagkatapos ng ikalawang digmaang pagdaigdig, humupa na ang gera, napansin ng pamilya ni Rufina na okay na ang lahat, pwede na silang bumalik sa bayan. No? Kaya sa kanilang pagbabalik dito sa bayan, nagdesisyon sila na muling ayusin ang nooy kapilya o ang simbahang naririto. Ipinaayos ang simbahan at idinambana sa gitna. Bukod sa krusipihong naroon, naroon ang imahe ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Dito ito nakatampok. Dahil naniniwala ang pamilyang ito na naroon ang paggabay ng mahal na ina, nagdesisyon silang itampok o itanghal ang kanyang imahe sa gitna ng simbahan. Doon siya nakapatente. Dahil alam nila, naniniwala sila na sa pagkakapatente dito, naroroon muli ang kanyang paggabay. Nilagay nila doon upang hilinging, ingatan nyo naman kami. Sana hindi na mangyari kung ano ang mga nangyari noong nakalipas. Sana hindi na muli pumutok ang gera. Naroroon ang kanyang imahe. At ayon sa pagkakalarawan, no, i-zoom in natin ng kaunti. Ito'y isang imahe, itong picture na nakita natin kanina, ito'y imahe noong January 8, 1955 ng Holy Name Society. Kasama si Monsignor Ambrosio Castillo, no? At subukan po nating i-zoom in. Naroon ang Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Sa tanong natin kanina, no, habang inuumpisahan natin ang pagbabahaging ito, nakikita natin siya sa iba't ibang imahe. Maaring sa ating henerasyon, napatago ang mahal na birhen. Hindi natin nakikita. Kaya nga, saksi kami, no, sa pag-ikot ng birhen nitong isinagawa natin ng ating programang ipadama, isang paanyaya at dalaw ni Maria sa pag-ikot po natin sa mga barangay. Ang tanong ng mga tao, sino bagang kukoronahan? Alin bagay yung imaheng iyon? Kung ating babalikan, we trace history. At ito'y isang larawan noong panahong iyon, 1955. Naroon na ang imahe ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion nakatanghal sa altar. At sa pagkakalarawan ng apo, ng isa sa mga apo ng Fermina, si Ginang Hedelita Silva, sabi ay gandang-ganda siya sa kasuotang puti at kapang asul, malago, makapal at alun-alon ang kanyang buhok na kulay ginto. Galak na galak ang mga tao. Maaaring lumipas na ang ilang panahon, ngunit naroon pa rin yung kanilang pagdedebosyon. Naroon pa rin yung kanilang pagmamahal. Kaya siya'y itinanghal. Sa paglipas ng mahabang panahon, 1991, naging kura paroko ng parokyang ito si Reverendo Padre Pio Bagamano. Sa pagkakalipat o sa pagkakadestino dito noong si Father Pio, ipinaayos niya ang parokya. Nilagyan niya ng retablo,
ng mga bagong santo ang simbahan, ngunit kahit sa pagkakapaayos nito, minabuti pa rin ni Father Pio sa unang pagkakaayos ng simbahan na itanghal pa rin ang imahe ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. At noong kanyang kapanahunan, nagdesisyon siya kasama ng kanyang mga kasama sa parokya na bihisan ng iba't ibang kasuotan ang mahal na birhen. Doon dumami ang kanyang damit at nagkaroon ng isang set ng korona na may napakadetalyeng disenyo. At kita ninyo kung ano ang kanyang suot ngayong korona. Yun po ang ating tinutukoy. Isang korona na may detalyadong disenyo. Ang mga matatanda noon ang may hawak ng birhen. At kapag nakikita daw nila na sumasabit na sa urna yung korona, hudyat daw iyon na humihiling na ang birhen na magpalit ng damit, na magpabihis. Yun po ay ayon sa sabi-sabi no, ng ilang mga nakakwentuhan nating ilang matatanda dito sa ating parokya. Kapag sumasabit na daw sa urna ang korona, sabi, ang hiling na nito magpabihis ng damit. At itong imaheng ito, no, noong kapanahunan ni Padre Pio, siya ang ginagamit sa mga novena kapag kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birhen, kapag kapistahan ng Immaculada Concepcion, siya ang itinatanghal sa ating parokya. Dagdag po tayo ng isang kwento. Minsan, mayroong event dito sa parokya at mayroon daw isang lay minister noon, no? Mayroon daw lay minister at mayroong mutyaan dito sa ating parokya. Alam natin dito sa atin medyo napapahilig tayo sa mga mutya ng parokya taon-taon, no? Kaugnay ng munisipyo, mayroon tayo dito, mayroon laging mga mutyaan. At minsan, nautusan ng isang lay minister na kuhanin ang imahe ng Mahal na Birhen. Laking gulat nito, wala ang imahe ng Mahal na Ina noong silipin niya sa kanyang urna o sa kanyang bahay. Kaya hindi mapakali itong lay minister, naghanap ng iba, no? Nagpaikot-ikot, naghanap ng ibang imahe, may madala lamang doon sa mutiyaan. Ngunit sa kanyang pagbalik, laking gulat niya, muling naroon ang imahe ng Mahal na Birhen. Noong kapanahonan din po ni Father Pio, dahil ipinagdiriwang ang kapistahan ng parokya at ng bayan tuwing January 3, nagkaroon ng isang dekreto mula sa Arsidiosis ng Lipa. The decree confirming the feast day of the Immaculate Conception Parish. Ang noong Arsobispo ng Lipa, Gaudencio Rosales, dated October 16, 1997, itinatanghal o kinukumpirma sa paglilipat ng kapistahan ng parokya mula January 3 patungong December 8. Sapagkat naroon yung paghahangad ni Father Pio na muling pasiglahin ang pagdedebosyon sa Mahal na Ina, muling pasiglahin yung ating pamimintuho sa kanyang titulo bilang Immaculada Concepcion. Kaya ang paghahangad na ilipat ang piyesta mula January 3 na isa katuparan sa pamamagitan ng isang dekreto. Hanggang sa paglipas ng panahon, nagkaroon muli tayo ng ating bagong kura paroko. Alam kong ang ilan dito o marami dito, inabot natin si Father Jean Valencia. Noong kapanahunan ni Father Jean, muling ipinagawa ang simbahan. Ito na yung nakikita natin ngayon, no? Alam kong mayroon kayong ilang mga alaala ng ang itsura ng ating parokya noon. Nakikita ko pa kapag mayroong mga binibisitang bahay dito sa atin, ang mga larawan ng ikinasal, ng mag-asawa, naroon pa sa lumang ang itsura ay yung lumang simbahan noong panahon ni Father Pio Bagamano. Ngunit sa pagdating ni Father Jean, bago siya mapalipat, na ipasaayos. Ito na ang nakikita nating itsura ng parokya ngayon. At sa kanyang pagkakasaayos ng parokya, no, napalipat ang imahe ng Mahal na Birhen sa isang bagong bahay. Ito po ay nailagay na o inilipat
sa sacristy ng ating parokya. Yan, inilagay sa kahon na glass. Dito po itinago sa ating sacristy. At taong 2011, sa pangunguna ng ating arsobispo noon na si Ramon Arguelles, sinimulan niya at inilunsad niya ang mga Marian Regatta. At hinihimok na noong arsobispo ng Lipa na anyayahan ng iba't ibang imahe ng mahal na birhen mula dito sa ating arsidiosisis. At isa tayo sa mga nakikilahok dito dahil isa rin tayo sa mga bayang nakapalibot sa lawa ng Taal. Taong 2011, noong inumpisahan ito sa bayan ng San Nicolas, naroon ang ating matandang imahe. Inilakbay sa lawa. Sapagkat muli, naroon tayo muli sa kaisipang dahil sa paglalakbay at sa pagbisita nito sa lawa, patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong kinakalinga mula sa kapahamakan na maaaring ibigay ng pagsabog ng Bulkang Taal. Dinadala ang imahe ng mahal na birhen. Taong 2013, muling nagkaroon ng Marian Regatta sa bayan ng Agoncillo. Ito ang larawan. Naroon ang ating matandang imahe. Taong 2014, sa bayan ng Talisay, naroon pa rin ang ating imahe. Taong 2015, sa bayan ng Laurel, sa Marian Regatta pa rin, isinasama natin ang ating patrona dahil naniniwala tayo, kinakalinga, ginagabayan tayo sa kanyang pagbisita sa lawa upang iligtas sa kapahamakang dulot ng pagsabog ng bulkan. Nagkaroon ng debosyong Batanggenyo noong taong 2015 sa bayan ng Taal at naroon din ang ating matandang imahe. Taong 2016, Marian Regatta sa bayan ng Balete, kasama pa rin ang ating matandang imahe. Lumipas ang ilang panahon, naging kura paroko dito sa atin si Father Gabriel Gonzales, si Father Gabi. At sa kanyang pagdating dito, sinubukan niyang muling buhayin ang medyo unti-unting natutulog na debosyon, no? Ipinagpatuloy ko ano ang mga nakagawian noon. Ipinagpatuloy yung mga Marian Regattas. At sa kanyang pagdating dito, naglimbag ng ilang mga istampita, ng ilang mga panalangin na nakaukol sa mahal na birhen bilang Immaculada Concepcion. Patuloy niyang ipinamimigay ito. At patuloy na inalagaan ang ating matandang imahe kahit ito'y nasa loob ng sakristiya upang patuloy itong mapag-ingatan. Noong kapanahunan, dumating si Father Godofredo Mendoza. At sa kanyang pagkakadating dito, minabuting ilipat ang matandang imahe sa ating bagong gawang parish hall noon. Sa pagdaan ng panahon, kahit inilagay natin ang imahe ng mahal na birhen sa sakristiya, ang pamilya ng Castillo muling kinukuha ang imahe ng mahal na birhen, muling hinihiram mula sa pangangalaga ng parokya sapagkat para sa kanila napaka-personal ng pag-aalaga dito. Hinihiram nila na ito, iniuuwi sa kanilang tahanan. Hanggang sa pagdating ni Father Godofredo Mendoza, nagdesisyon ang pamilya Castillo kasama ang ating dating kura parokong si Father Godo na ito'y manatili na sa ating parokya. Kaya ito'y napalagay at napapatente sa ating bagong gawang parish hall. At noong kanyang kapanahunan, nalimbag o nasulat ang isang akda na isinulat ng isa sa mga apo ng Fermina Castillo, si Ginang Hedelita Silva. Ang pagkakasulat na ito ay pinamagatang ang mahal na birhen, kina Lola Fermina, na siya rin pong ating nagiging batayan kung ano ang ating pagkakaalam sa ating patrona. Ito po yung ginagamit natin ngayon, no?
sa aming pong pagbubuklat, sa pagsisikap nating maikwento sa bawat isa sa ating naririto. Ito po ang ating naging batayan. Si Hedelita Silva noong panahong iyon, siya ay bata pa at nakikita niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga tiyahin na siyang araw-araw na nagdidibusyon. Araw-araw kahit madaling araw, gumigising ito ng alas 4 ng madaling araw upang samahan ng mga tao na nag-aalay ng bulaklak, na nagro-rosaryo, nagkakaroon ng don procession, na nooy maliit na kapilya. At sa paglipas ng panahon, naging saksi si Hedelita Silva sa pag-unlad at paglago natin ng pagdidibusyon sa mahal na ina. Noong pong panahong din, kapanahunan ng ating kura paroko noon, si Father Godofredo Mendoza, mayroong ilang mga awitin na parangal sa mahal na ina. Birheng Maria, tala sa umaga, sinikap na lapatan ng awitin o ng tugtog ni Ginang Christy Haplos, no? Noon din kapanahunan ni Father Godo Mendoza, nagkaroon ng lumang kinang. Alam ko ang ilan sa ating mga kababayan mula sa lumang lipa, kinalaglagan at nangkaan ay alam na alam ito. Mayroon tayong lumang kinang. Ginagawa ito tuwing June 27, kapistahan ng Mother of Perpetual Help. Nag-umpisa ang lumang kinang kay Ginang Delfina Bagen. No? Lumang kinang. Dinadala natin ang imahe ng Mahal na Birhen. Ito yung ating local version ng Marian Regatta ng Archdiocese. Dito sa atin, mayroon tayong lumang kinang. Sapagkat naroroon pa rin ang paniniwala ng ating mga kababayan dito, naroroon pa rin ang paniniwala na sa paglapit ng Birhen sa lawa, lumalapit ang kanyang paggabay, naroroon ang kanyang pagkalinga. Dumating si Father Dado Castillo at sa kanyang kapanahunan, haya na, pumutok ang Bulkang Taal. Maaring bago sumapit ang kanyang pagdating, medyo tumigil ang ating mga Marian Regattas. Medyo dumalang ang ating pagdadala ng imahe sa lawa. At sa pagputok ng Bulkang Taal, minabuti ng pari na si Father Dado na ilikas din kasama ng canonical books, kasama ng mga importanteng dokumento ng parokya, kasama ng Blessed Sacrament, isinamang inilikas ang ating matandang imahe sa National Shrine of Padre Pio sa lungsod ng Santo Tomas, sapagkat isa ito sa mahalagang yaman ng ating parokya. Nakasama siya sa paglikas. At sa pagdaan ng panahon, huling napatago ang imahe ng Mahal na Birhen. Hanggang isang personal kong karanasan, no? Nung ako po ay inordinahan bilang pari sa parokyang ito, hiniling po natin na muling ilabas ang matandang imahe ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion sa akin pong misa pasasalamat noong hapon ng September 21, noong isang taon, inilabas po natin ang kanyang matandang imahe. At biyaya ng Diyos, biyaya ng Mahal na Birhen, mayroong isang mabuting tao na nagkaloob ng bago nitong damit na kung ating mailalarawan, hawig sa nauna nitong suot. Kulay asul na kapa, kulay puting damit. Salamat kay Ginang Jo Valdelion na siyang nagkaloob ng bago nitong bihis. At magpasa hanggang ngayon, noong kami po ay nadestino dito ni Father Odong, no? Si Father Odong bilang kura paroko at ako bilang kanyang katuwang, sinubukan po natin na papag-alabin muli ang ating pagdidibusyon sa Mahal na Birheng Maria. Gaya ng tanong ng tao, sino ba ang ating kokoronahan? Alin ba yung sinasabing matandang imahe? Muli natin itong ipinapaliwanag. Muli po natin itong ipinapakilala. Muli po natin itong inilalabas at ipinapakita sa bawat isa kay yaman ng ating kwento kasama ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion. Kaya angkinin po natin.
tulungan po ninyo kami. Pagtulungan natin bilang mga kabungang kahoy, ipalaganap natin ang pagdedebosyon sa kanya. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating Parish Pastoral Council, ng ating kura paroko at ng ating mga kasamahan sa parokya, May 31, idineklara o tinugunan ng ating minamahal na arsobispo ang ating petition letter ng paggagawad ng solemn episcopal coronation sa ating matandang imahe, ang ating 148-year-old image. Kaya po bilang paghahanda natin, patuloy nating ipalaganap at pagtulong-tulungan ng pagpapalaganap ng debosyon. Gumamit tayo ng iba't ibang instrumento. Nariyan ang ipadama, isang paanyaya at dalaw ni Maria. Sa kanyang pagdalaw sa ating mga barangay, sa kanyang pagdalaw sa ating mga tahanan, nawa patuloy nating maramdaman ang kanyang makainang gabay. Patuloy nating makita at maranasan ang kanyang makainang presensya. Ipinadama na sa atin ang mahal na Birhen ang kanyang makainang paggamay sa loob ng mahabang panahon. Sana magpatuloy sa ating henerasyon. Decades may have passed, but the maternal guidance, the loving care, and her undoubted queenship continues to echo in the four corners of this humble town of Mataasnakahoy. Mga minamahal ko, ito ang kanyang kwento. Ito ang kanyang maluwalhati at milagrosang paggabay sa bawat isa sa atin. Kaya po, mga kabungang kahoy, sama-sama nating sasalubungin ang ating pagdiriwang ng 90th founding anniversary bilang isang parokya sa darating na December 8 sa paggagawad ng solemn episcopal coronation sa ating matandang imahe. Sana'y samantalahin natin ito. Sana'y pagsamasamahan natin ito. Sana'y pagsalusaluhan natin ng kanyang makainang presensya. Dahil sa pagdaan ng panahon, hindi siya nakalimot. Sa pagdaan ng panahon, naririyan siya, gumagabay at kumakalinga sa bawat isa. Sabay-sabay nating isisigaw, Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Muli po, palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria, ang Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion ng Mataasnakahoy. Marami pong salamat.